Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap magkaroon ng magandang buhay, makapag-aral sa magandang paaralan, makakain ng masasarap na pagkain 3 beses isang araw, at higit sa lahat, ang yumaman. Ngunit bakit nga kaya maraming Pilipino ang hindi nabigyan ng pagkakataon para abutin ang mga pangarap na ito? Bakit nga kaya marami pa din sa atin ang hindi mapakain ang kumakalam na sikmura? Anak pawis, dukha, pobre, isang kahig isang tuka, maralita. Marami tayong mga salita at katagang ginagamit para sa kahirapan dahil ito ang realidad para sa nakararaming mga Pilipino. Naiahalin tulad ng karamihan sa ating mga Pilipino ang kahirapan bilang isang sakit na hindi mamatay-matay at lalong lumalala araw-araw. Sinasabing ang pinakamalaking problema dito sa Pilipinas ay ang kahirapan. Dito sa Silang Cavite kung saan napili ng aming grupo ang magsagawa ng isang dokumentaryo patungkol sa problemang ito. Isa sa mga nakalubog sa kahirapan ay ang pamilya ni Aling Michelle. Ayon sa kanya, 10 taon na sila sa lugar na ito, ngunit ang buhay nila ay hindi pa rin nagbabago. Hindi nga po, yung anak ko nagsisistema sa
ito na yung bahay ni Aling Judith. Ito ka parang lulubog naman to. Hindi po ba siya parang nakakatakot? Ito po yung... Yan yung tala ni Aling. Parto yan. Ako ang... Buti po talaga nagkakasa kayo dito, no? Doon may kong ito po yung kusina. Dito po kayo nagluluto. Tapos dito rin naglalaba. Yan. Hindi po na may natutulog din po ba dito? Dilata. Ang tatlo ang kwarto, kusina, tsaka labahe, labahan. Yan. Dito po kayo. Paano po kayo pag natutulog dito? Eh, di ba? Misanto. Anin po kayo tapos. Iyan po natutulog doon. Nandun po sa bigay. Tunay ngang napakahirap mamuhay sa sitwasyon nila Aling Rizel. Hindi ko lubos maisip na kayang magtiis ng pamilyang Rizola sa maliit at masikip na tahanang iyon. Ngunit ayon nga sa kanila, wala na silang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan na sila'y mahirap lamang. Dito naman pasok tayo sa nanay ni, sa bahay ng nanay ni Aling Rizel. Dito lang po kayo kumakain sa labas. Ikan mo lang. Masikip ang bahay namin. Hindi namin ito bahay. Nakikisirahin kami. Ito po. Ano po ito? Kubayan. Madilim ka. Buhay na nila. Ha? Ito kayo nagluluto. Diyan. Ito po. Ayan, dito yung sila nagluluto. Dito rin yung naglalaba. Dito sila. Bahay mo man maganda, kung tao man, patiraan mo. Hindi marunong makasama. Kain na kayo. Ayan, kakain tayo kasama nila Ari. Ano sa pangalan niya, Ari? Paulita. Ma? Paulita. Paulita. Kain na po tayo. Kasama mo. Nandito lang sila dito kumain, nasa labag lang. Hindi po kayo nahihirap, nakakangawit pa. Aming kasito. Meron mo na po talagang damesa. Mayroon, kaso mo lang ang mga patong. Hindi, kain! Medyo mahirap kumain ng nasa labag. Pero sila sanay na sanay na. Kaya ako hindi ginawa yun. Saan po kayo natutulog? Lantas! Doon yan po kaila Aling Judith. Dito! Dito! Ano yan? Hati yan sa gitna? Hati! Kabila! Hindi sa kabila! Parang yung edifisyon ko. Anak po kayo? Mga anak ko yan! Ayan ako! Bali kapatid niyo po, magkakapatid po kayo? Yung tawa niya po yan. Masagas na yan kasi kayo. Habang sabay-sabay kaming kumakain sa tahanang ito, aking naitanong sa kanila kung hindi ba sila napapagod o nagsasawa sa sitwasyon na ganito. Ang sagot naman ni Aling Rizel ay napakahirap raw talaga ang gantong buhay. Walang katiyakan kung may kakainin sila sa susunod pang mga araw. Dahil sa laki ng kanilang pamilya, mahirap pagkasyahin ang kakarampot na pera
na nakukuha nila mula sa pagbubuko. So ngayon naman, papunta tayo sa ilog kung saan naliligo daw at naglalaba sila alin. Medyo malayo-layo yung pinupuntahan nila. Sigpig nila yung labada dito kahit medyo pag-aral ang mga anak ni Aling Paulita. Kaya ito raw marahil ang dahilan kung bakit sila mahirap ngayon. Ang edukasyon ay mahalaga, ngunit marami ang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Ayon pa kay Aling Paulita, lalamanan na lang daw ang tiyan kesa lamanan ang isipan. Kakayod muna para makaraos bago kumayod para sa kinabukasan na maayos. Ako po si Paulita Grisola. Ako si Liz Grisola, anak ni Paulita Grisola at Salvador Grisola. Ako nga pala si Rachel Grisola. Ako si John Grisola. Ako si Victor Grisola Jr. Sila ang pamilya Grisola. Mahirap man, ngunit masaya dahil sila ay sama-sama. Katas ng buko, ito raw ang bubuhay sa kanilang pamilya. At sila ang pamilya Grisol, ngayon. Maraming salamat po sa pagtanggap dito sa bahay mo. Thank you po. Bye-bye. Kawalan ng edukasyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami sa atin ang naghihirap. Marami mang paaralan sa Pilipinas, ngunit kakaunti lamang ang nabigyan ng pagkakataon para makapag-aral. At dahil sa hindi makapag-aral, walang mahanap na trabaho ang iba nating mga kababayan. At ito rin ang nagiging dahilan kung bakit nagugutom at naghihirap sila at ang kanilang mga pamilya. Sa maikling panahon ng aking pakikisalamuha sa pamilyang Resola, aking katunghayan kung paano ginagapang ng bawat isang miyembro ang kanilang pamilya. Ngunit kahit gaano paman ito mahirap, hawak kamay nilang sinusuong ang buhay ng may ngiti at galak sa kanilang mga mukha. Katas ng buko ang bumubuhay sa pamilyang Resola. Ikaw, ano ang bumubuhay sa'yo?